bira. Ang hirap mabuhay sa bansang Pilipinas, sobrang init. May COVID pa. Alright, kakatapos lang nating mag DIY, diba? Destroy it yourself. DIY ng brake pad, palit ng front and rear brake pad. Tapos change oil. Para pag nag-sundo ka, hatid sundo, snappy ka. Safe na safe. 7,500 na rin tong tirakbo at pulpud na yung likod. Ramdam ko kasi lumalim yung pihit ng preno sa dito, lumalim. Lumalim siya. Ayun. So again, another message rin tayo. Tayo ay nasa third word ng ating Panginoon sa Cruz, na ang sabi ron ay woman, behold thy son, sa John chapter 19 verse 26 ata to 27. Okay, so habang nagmamotor tayo, ating pag-usapan yung passage na yun. Diba? Kasi Mother's Day ngayon, no? Ay Mother's Month. Although it is a bit late, pero ang message na to ay para pa rin sa mga nanay natin at saka sa mga anak, diba? Kasi kung titignan nyo ating Panginoon, yung isang salita niya, nilain niya para sa nanay niya, diba? Woman, behold thy son, and sabi ron, behold thy mother. Para ka ba sa simulan to? Yung passage niya, yung sabi niya na woman, behold thy son, yung woman dyan, si Mary, siyempre nanay niya. At tinawag niya si Mary na woman, not to disrespect, no? Hindi para bastusin, no? Naman. O dahil sa sobrang sakit ay nakalimot na siya na nanay niya yung kausap niya. Hindi. Tinawag niya na woman yung si Mary, dahil ayaw nang dagdagan ng ating Panginoon yung hirap na dinadanas ni Mary, diba? Nung kaba nakatakos sa krus, tandaan ninyo, wala nung tawag dito, siya nagpalaki, diba? Tapos nilitis, diba? Sabi ko, nilitis, dinuraan, tinadyakan, sinaktan, dilatigo nung may tinik, tapos pinataw ng koronang tinik, tapos pinako sa krus, lahat yun nasaksiyan ni Mary. At napakahirap para sa isang magulang na makita mo yung anak mo na pinapatay lang, no, paunti-unting pinapatay ng ibang tao. At wala kang magawa kundi panoorin na lang. Napakahirap yun para sa kanya, diba? At kung tatawagin pa ng ating Panginoon na si Mary ay mama o mother, diba? Parang nahirap na para kay Mary, para siyang humihingi ng saklolo, diba? Ganun tayo. Kapag nahihirapan tayo, nasasaktan. Masyari ko ito sa mga preso, na sigurado ko na tinawag nyo rin yung nanay nyo nung nahihirapan kayo dito sa loob ng kulungan. At mas malapit ang anak sa nanay kaysa sa tatay. Totoo yun, kahit din naman ako. Kasi talagang nanay ang nakapokus sa anak, kasi ang tatay laging nasa trabaho, di ba? Isa yun na dahilan kung bakit woman ang naging tawag ng ating Panginoon kay Mary. At sa salitang Greek, yung woman, it is with high regard sa isang babae. It can also be translated dear woman. Okay? At sinabi ng ating Panginoon yung salita niya na yung pangatlo na yun para ipagbilin si Mary kay John. Kasi yung woman, behold thy son, yung son dyan, hindi siya, kundi si Apostle John. Nakuha nyo? Dahil sa lahat ng mga apostol, si Apostle John lang yung nanatili sa ating Panginoong Jesus hanggang sa huling buhay niya. Okay? At kasama ni Apostle John si Mary nung panahon na yun, nung pinapako si Jesus sa cross. At pinagkatiwala ng ating Panginoon si Mary kay John. Dahil papano na siya? Pansinin ninyo, wala na si Joseph dun, di ba? Wala na siya rin di ba? Kasi probably, bago pa magsimula mangarad o mag-ministry ang ating Panginoon, patay na si Joseph. At customary sa mga Hudyo na ang panganay ang sasalo ng responsibilidad na asawa na magkalaga sa nanay. Okay? Bakit mo pinagkatiwala kay
apostle John. Meron namang kapatid si Jesus, di ba? Sa Mark chapter 6 verse 3, may mga kapatid siya eh. Masaya nyo na lang. Na bakit hindi doon sa mga kapatid niya, sa mga half-brother and half-sisters niya? Ito ang isang dahilan. Kasi yung mga kapatid niya, hindi rin naniniwala sa kanya. Unbeliever, unlike ni Mary na believer. Okay? So, ipinagkatiwala ni Jesus si Mary kay John. Na believer, na spiritual. Okay? Kasi mas iniisip ng ating Panginoon yung spiritual na pangangailangan ni Mary kaysa yung physical. Kasi yung physical, automatic tayo sa mga anak eh. Alagaan nila yung magulang nila. Lalo sa mga Hudyo, talagang sinusunod nila, di ba? Honor their mother and their father. Okay? Kaya yun, kaya si John ang pinagbili na natin Panginoon para sa spiritual na pangangailangan. At pansinin ninyo, kahit sa kahuli-huli ang pagkakataon, tinupad pa rin ng ating Panginoon yung kanyang trabaho sa kanyang nanay. Hindi siya nagkulang hanggang dulo. At sana ang ating Panginoon ang ating maging ehemplo at ang standard natin pagdating sa pagmamahal sa magulang. Alam ko may mga pagkukulang kayo at may mga kahinaan kayo, may mga masamang ugali. Pero sana maging pattern natin ang ating Panginoon na kahit sa huling-huling buhay niya, iniisip pa rin niya ang nanay niya, ang magiging kalagayan ng nanay niya, pagpano niya. Okay? At magpamula niyo, di ba? Inalagaan ni Apostle John si Mary. Okay? So yun ang ating makikita sa ating Panginoon na talagang sa, kahit na nasa kusto siya, ang iniisip niya ay ibang tao pa rin. Nakuha niyo? Ang iniisip niya ay tayo pa rin, yung ating katakanan. Okay? So, ito naman, dahil ng Mother's Day o Mother's Month, kay Mary, makikita niya yung pagmamahal ng magulang sa anak. Hanggang dulo, hindi niya iniwanan. Di ba? Yung mga kapatid niya, ewan ko kung naandun. Hindi ako sure. Pero si Mary naandun, hanggang dulo. Totoo yung sinabi sa, ano yung sinabi ni Simeon? Simeon ba yun? Ito kasi problema pa, nagbuong motor, no? Diba? Na tutusukan ng espada yung puso mo, yung kaliwa mo. Dahil mararanasan mo yung hirap, magiging hirap ng anak mo dahil siya ay papano para sa kasalanan ng mundo. Wow, pagong. Okay? So, talagang makikita mo na nadakila yung pag-ibig ng mga nanay sa kanilang mga anak na talagang naandun sila hanggang dulo, hindi sila bibitaw. Ang lahat bibitaw eh, di ba? Kapatid mo, inaayawan ka na, di ba? Sama na ugali mo, example lang ha. Pero ang magulang natin, never, hindi. So sana ma-appreciate natin yung mga magulang natin, katulad ni Mary, na hindi niya iniwanan ng ating Panginoon. At sana maging katulad din tayo ng ating Panginoon na hindi niya kinabayaan si Mary kahit sa huling-huling hininga niya na andun pa rin yung pag-aaruga niya para sa kanyang magulang. Okay? So sana may nakuha kayo sa ano na yun? Tawag dito? Katotohanan na yun na yung woman, behold thy son, yung son dyan, si Apostle John, and kami sa 7 verse 27 nata, behold thy mother, diba? Naging nanay na ni John si, ay naging nanay na ni John si Mary spiritual. Okay? At naging anak ni Mary si John spiritual. Okay? Spiritual yung relationship ko na, hindi physical. Baka magkamali kayo. Okay? So ayun lang para sa mga nanay. Salamat sa nanay ko. Salamat sa nanay ko sa pag-unawa, ina lang talaga. Sa pag-unawa, sa pagtitiis, di ba? Sa pag-unawa sa ugali ko, di ba? At sa mga magiging nanay, di ba? In the future, sa mga magiging nanay diyan, at mahirap ang maging nanay. Pero alang-alang sa anak, di ba? Gagawin ang lahat. Gagawin ng lahat. Okay, sa again, salamat sa pakikinig at darating yung panahon o mga months after this, makakapag share tayo ng gospel ng hindi na nagmamotor, ng nakaupuro talaga para mas maliwanag yung ating exposition ng katotohanan. Kasi ito parang may partido eh, no? Pero inaral ko naman yan. Kahit inaral ko naman, di ba?
Pero mas maganda yun, mas malinaw. Eh kaso mahilig ako magmotor, kaya ito, motor-motor tayo. At binanag ko rin yung ano eh, brake pad. Paano pagpalit, nahirapan din ako kasi first time ko eh. Pero achievement din, at least nagawa ko. Kaya hindi nakuha sa mga mekaniko. At kaya naman pala, naman ang sarili mong kamay. With your own bare hands. Kaya big bike. Kaya mo pala. Okay? At ayun lang. Again, papunta tayo Makati. Hatid lang. Namin sundo. Ito ba buhay natin. Ilang, maraming salamat. Again, good morning. God bless. Ingat na lagi sa COVID. Observe safety health protocols. Totoo ang COVID, nakamamatay. Okay, ride safe. Boom, boom.